Nandito na naman tayo sa Kaminawit Port at mamamaribay na naman tayo. So, pakilala ko sa inyo yung may-ari ng kukuha nating isda. Don't worry guys, nagpaalam tayo. Ito pala si Eji! Ayan! Si Mr. Eji Opio. Siya yung may-ari dun guys. Ay, hindi ako may-ari. Anak lang ako. Tagapagmana. Tagapagmana. So, ayan guys, nagpaalam tayo sa kanila. Kasi, kakarating lang kasi nung bangka nila. Bale, ilang araw sila dun sa laod? Ano, 2 weeks. 14 days. So, wala na yung pag-alis sa kapag-alis. Ah, so pang pagdating nila, pang 14 days nila dito. So ayun, kakarating lang, ang laki. Ilan ang laman yun, G? Tatlong bodega. Tatlong bodega? Ganong ano yung ilan? Ano, kung yung isang bodega ay nag-insan ng 3 to 4 tons. Mga 2 tons? Oo. Yung laman yan? 12 to 10, mga ganon. Tapos ilan sila? Ilan yung ano? Ano, 35 sila katao. 35? Kasama ni Kapitan. Ang dami. Ang laki na pala. Parang bahay na. Parang barko na rin. Oo. Grabe. So, 12 na tonelada daw yung laman nun, guys. Tapos 35 yung mga tauhan niya. Tauhan niya. Diba? So, ayun. Kasi yung ano niya, yung asawa niya is dinang ni Art. So, kinausap namin. So, ayan. Hello. Hello, kaya. JJ. Hi, baby. Hello. Ayan. Dito si Papa. Bale, ilang ano yung nahuli nyo ngayon, Jay? Ilang tonelada? Mga nasa 10 yung mga 10. 10 tonelada din daw yung nahuli nila. Tapos, anong klaseng isda? Sari-sari din ba yan? Basta yung isda na nahuli namin, yung mga, sabi nilang isdang bato. Isdang bato? Oo, sa yung mga dalagang bukit, mga kanupi, sniper. Sniper yung... Kasi ano, iba-ibang bangka din yung klase ng bangka, iba-ibang panghuli din ngayon. Diba, iba rin yung patunay. Kasi yung iba hindi sa kawit naman yun. Sa amin kasi lambat. So, lambat din guys yung gamit nila. Yung mga class na amista, yung mga dalagang bukit, mga labahita, mga kapal. Kaya basta mga yung ano siya, classify na siya na isang bato. Yun na yung classify. Ayun yung tawag niya. Akala ko, isang bato. Isang bato kasi talaga. Kaya siya tinatawag na isang bato kasi yung kaliskis niya, matigas siya. Ay, makakapal na. Makakapal yung kaliskis niya. Ano na kaysa yung niluto na nakaraan? Makapal nga yung kaliskis noon. Sniper? Na? Yung mga sniper. Ah, pala yung isang bato. Yung isda niyo, Jay, dito niya lang din binibenta? Hindi. Sa binibenta namin, isda namin ay sa Nabotas pa. Sa Nabotas? Market, ano, Market 3. Market 3. Guys, binabiyahe daw nila tong huli nila sa Nabotas. So, hindi sila dito nagbebenta sa local market namin. Sa Market 3 pa sa Nabotas nila yung binabiyahe. Tapos yung pag-process naman ng isda, galing sa bangka, hahanguin namin. Tapos dito yung i-classify namin siya. Yung pipili namin, isa-sizing namin, ihiwalayin namin yung malalaki sa maliliit. Tapos yung mga reject na isda, tapos yun, re-ice talaga ng yelo, lalagay sa banyero, tapos ikakamata siya doon sa truck. Pagka puno na yung truck, babiyahin na siya ngayon, napahabra na siya. Alalagyan niya, yun lang din? Yung banyero, yun ang kabanyera. Oo, yun. So, ganun guys yung ano nilang proseso. Hindi nila dito binibenta. Bale, after nang baba, i-sort pa nila yung mga isda base sa mga size kasi magkakaiba yung presyo nyo tsaka ibang klase ng isda. May nahuli din kayo mga lapu-lapu ganyan? Meron din kasi yung sa bangka naman namin, yung ibang tao namin, nakangawil din siya. Kawil? Kawil naman siya. Parang pinaka-sideline naman yung tao. Oo. Kahit sa bangka. Kasi yung lapu naman, medyo malalim yun eh. Kaya sa kawil naman siya. Yung kawil naman, sa ano naman nila yun. Kung may time lang, may spare lang sila na time. Kasi pag oras ng trabaho talaga. May bantay din siya dyan talaga? Yung ano, yung kapitan, tapos yung mga mayor nila, yung maestro. Kaya yung maestro naman, yun naman yung mga tao. Kanya-kanya naman silang tao. Parang may grupo din? May position sila. Okay. Sumula kapitan, maestro, tapos washing. Tapos may kusinero din, tapos yung sa makinista, yung siya yung nag-aasikalo ng makin ng bangka. Tapos may yung hinete, yung sa hinete naman, yung may dala ng service. Dalawa rin sila. Kaya iba-iba rin yung kada tao, iba-iba rin yung gawa nila sa bangka. Iba-iba din sila ng bangka. So pagdating nyo ng Nabotas, I-contact na dati na doon na bali ano namin sila, remind namin sila na may ganito, may parating kami. Para haabangan na nila doon. Pagdating doon, diretso bagsak na siya. Tapos, i-distribute na lang nila. Doon ang punta talaga ng pambayan. Iba-iba na yun. Pagaling, may iba may pagaling norte,
Kasi binabiyahe pa pa natin. Hindi, ano, yung sila galing Norte, doon sila mamimili, tapos dadali nila sa lugar nila. Bali doon na magkakalat-kalat yung isda pagdating doon sa Nabotas. Bali yun talaga yung pinaka-marketplace ng mga isda talaga. Tapos pagdating doon na mag-distribute yun sa mga kanya-kanyang palengke ng lugar. Sa ano naman, yung sa mga consignation naman, sila naman yung iba na nagpipinas dito sa ibang bangka. Bali, sila yung nagpo-provide ng mga pangangailangan ng mga may-ari ng bangka, kung anong yung kailangan. Tapos pagdating doon, yung ibabagsak doon na isda, pag na-benta na yun, ibabawas na lang yung na-finance nila. Tapos yung matitira doon, yun yung pinakakita ng may-ari. Kasi sila na rin kasi nagpo-presyo doon na isda. Pero yung presyo naman nila, may pinagpapasiyan naman yun sila. Hindi naman sabihin na ganyan. But ano yun sila doon, lahat naman ng pwesto doon sa ano, halos pare-pares naman sila ng presyo. So guys, pagdating nila ng Nabotas, meron talagang binabagsakan yung kanilang ano, mga isda. Meron na doon yung tinatawag nga na consignation. Sila na yung nagpo-provide ng lahat ng sila na bahalang magbenta. Kailangan nila, sila na yung nagbebenta. So sila na din yung magdi-distribute sa mga nakabili ng isda nila. So, mag-aantay na lang kami maubos ng isda. Mag-aantay na lang sila maubos na maubos yung dala nilang isda. So ganun yung proseso nung kanila. Kasi yung iba naman, yung mga maliliit lang, dito lang binibenta, no? Dito na talaga. Yung iba, dito lang binabiyahe. Pag yung mga malalaki yan, kasi talaga, ang ano kasi, pag yung medyo malalaki yan, katulad ng ganito, may malalaki yan. Hindi na kayang i-dispose dito kasi sobrang dami. Sobrang dami. No? Masisira lang yung isda, sayang lang. Kaya yung ano talaga, din na pinabiyahe na talaga sa Maynila. Dami nating natutunan. Kasi yung ano, yung nagiging problema lang din namin sa biyahe ng isda, katulad ng pag nagkakaroon ng bagyo, na-stranded kami dun sa Batangas, di pag yung naubos yung yelo namin yun, isa rin yun sa magiging problema. Pag naubusan yung yelo sa truck pa lang, hindi pa siya nakaabot ng ano. Mas may tendency na pwedeng masira yung mga produkto namin. Kaya syempre pag nasira na siya dun sa ano, hindi na namin siya pag-i-dispose sa tao kasi sira na siya, magkaka-problema na. Ang mangyayari dun, nauwi pa rin naman siya sa fish meal, yung mga yung sinasabi nila na pig meal yung para sa hayop. Pero syempre, mababa na yung presyo ng isla kasi ano siya, sira na siya. Yun, dun yung nagigilong. Tapos yung biyahe ng barko, pag yun niya, pag na-strand, tapos pagdating sa Manila, yung pag ginabutan pa ng traffic, yun. Kaya basta ang pinaka ano namin diyan yung bagyo talaga. Kaya sa ipan stranded talaga yung bagyo, yung barko. Wala kaming ibang option na pwedeng i-travel yun. Yung naging problema pag may bagyo, stranded talaga sa biyahe. So guys, yun yung sa pinaka problema nila pag yung tsaka yung biyahe din ng barko kasi pag sa barko lang, ilang company lang yung barko meron doon. Kaya parang mag-aantay ka pa ng pag na-miss mo. Paunahan din doon kasi booking din yan. Pag na-miss mo yung isang biyahe, antay ka uli na 4 oras bago uli makasakay ng barko. Hindi ka tulad dun sa Calapa na every hour may biyahe. So ayun guys, yung isa sa pinaka main problem nila, yung bagyo, tapos yung travel ng barko. Kasi dito guys, dalawa yung port na pwede ditong daanan pa Batangas. Sa isa sa Calapa, tapos sa Abra port. Kaso, ang problema sa Calapan kasi masyadong matarik yung daan pa oriental. So dito naman sa Abra port, ang biyahe ng barko is every 4 hours. Unlike sa Calapan kasi, oras-oras may biyahe. So minsan naunahan ng mga nagkakarga din ng mga isda ng babiyahe, nag-aantay sila na matagal. Ang problema, yung yelo dun sa loob ng truck nila, matutunaw. Tendency, either lumambot yung isda or masira habang binabiyahe. Yun yung downside niya. So ayun, itutur tayo ni Edje dun sa kanila. Kahango lang na mga isda. Nila na isda galing doon. Sobrang dami nilang huli. Tapos, ang huli nila madalas is dalagang bukid. Ayun. Dalagang. Ang laki kasi ng bangka nila. Dali, punta tayo doon. No? Sorting center nila. The stage 2. Ah, parang ito yung stage 1. Ito yung stage 1. Dito tayo sa stage 2.
rating center nila, pipiliin na nila kung ano yung good tsaka reject. Ano yung mga reject na isda na? Yung pag ano, yung butas na yung chan niya, tapos malambot siya. Pangano yan, Bern? Ha? Ano? Pang project lang. Saan na isda ngayon? Diyan sa bahay. Tagal ka na dyan? Oo, dalawang buwan. Sulit ang arena, yan po yung mga may hiling buha na isda. Lumalaki ito? Ah, ito na yung pinaka-ano niya. Ito yung goods. Ito, reject. Ay, ganito lang siya kalaki. Pero yung reject niya, ganito yung may buta si Chet. Pero pagdating niya sa Manila, iba pang classification niya sa Manila. Dito kasi, dalawa lang yung klase na. So guys, ganito na, ganito lang siya yung size daw ng ano, dalagang bukid. Hindi na siya lumalaki. Tapos for example, titimbang yun lang. Pagtitimbang na siya, sort, kikiluhin naman doon. Ayun yung kiluhan nila. Tang, ilang kilo yung laman nila? Ano? 41. Ayun, no, kinilo na nila. Mga 41 kilos daw yung laman nun. Tapos lalagyan ng yelo sa ibabaw. Yung isang banyera na ganito, guys. 41 kilos. 41 kilos yung laman na, hindi kasama yung banyera. Tapos ililipat banyera nila sa mas malaking banyera. Tapos sa kanila lalagyan ng yelo. Tapos ilalagay na dun sa truck. Punta tayo sa truck. So guys, ito naman yung napapasama dun sa huli. Napapasama sa lambat. Ayan o. Ganyan yung mga binibigay sa... Sniper daw pa. Sniper pala yung nakaraan na isda. Yung niluto ko dun sa ano, sa fish fillet. Fish fillet. Ayan, labahit. Isda ulit, yellow sa gitna, isda, tapos yellow ulit sa ibabaw. Tapos after nun, ilalagay na nila dun sa... Ilang yellow yung laman nito, J? Ilang yellow? Ay, banyera. Oo. Ano, 50 block? 50 block na yellow. Ang konsumo ng isang biyahe nila dun sa... Ano, yung pinaka capacity niya ay 320. 320 guys. Sa banyera yung kaya mo i-hold nila. Dito na. Yan. Ito, ito. Guys, ito reject kasi butas na yung chan niya. Pag ganito, goods pa. Goods yan. Goods dito reject, guys.
Maraming salamat po sa panonood. So, bali, ito yung process after nila mangisda sa laot hanggang sa pagbiyahe nila. Sa pag-sort, sa paglagay ng yelo, sa pagkamada. Ayun lang. Sana po may natutunan kayo. Maraming salamat sa panonood. And if you like this video, please do like and subscribe. Bye-bye!